bagay na masabi ko kanina, eh, kailangan po nila ng suporta natin. Sa atin po sila may lumalapit. Tumutugon sa kanila. Yan po ang ating founder ng Social Justice for Migrant Workers. Naka-live ito sis, pero naka-only me. Naka-live siya pero only me, para mauna yung live mo. Say hi! Ayan, mga administrators ng Social Justice for Migrant Workers. Community service po, magmamassage. Founder and President ng UMELA. Had anything stress? Yes? Yung dulo ng ano nito yung Joshua Ibarra. Estudyante at teacher ng trainer ng volunteer trainer ng UMELA and officer din. SBO ka, di ba? Oo. Si Madam Opel. Dapat wala siyang mga earrings. Ang galing ng earrings mo. Walang accessory. Ayan. Ang bilis na. Ay, nag-tourcers na. Galing, galing. Galing, galing. Ayan yung masipag nating founder and president. Hi. Thank you po. Ayan, thank you so much sis kasi ano, gusto ko sana siyang interview guys, dun pa. Kasi nga yung nag-free mammogram kami, dito kaya tayo sis. Yung nag-free mammogram kami, sobrang thankful ako guys. Sobrang thankful ako. Kaya sabi ko, sis, paano mo ba yun, inano, paano mo yung trinabaho? Ano yung nag-motivate sa'yo para trabahuhin mo yun? Yung para sa mammogram na yun? Kasi maraming lumalapit sa atin na mga kapo natin domestic workers na mayroon ng cancer. Mm-mm. So mula nung nag-start po ako magsulat ng dasan, marami na akong na-encounter na nagkakaroon ng cancer. So until this time, mas dumadami. So na-alarm ako. Sabi ko, ano kaya ang pwede kong gawin para maibsan yung ganitong sakit to prevent, sabi ko. Eh, ako nakaranas na din ako ng libreng mammogram sa Hong Kong Breast Cancer Foundation. So, nung, yun, every after 2 years, kailangan magpamammogram. Yes, so, yes, nung yes. Bumalik ako na magpamammogram ulit after 2 years, naglakas loob ako na magtanong sa nurse doon sa wow. Hong Kong Breast Cancer Foundation. I tell her about our group yes, na meron yes, na tayong yes. 20,000 plus na yes, members. Yes, super. And marami ang nagkakasakit ng cancer. So mm-hmm. sabi ko, maybe it's high time to help us, sabi ko, na magkaroon din ng programa na nakakollaborate sa social justice ng breast screening, yes. Cancer awareness, at saka yung pre-mammogram. Kasi kung nakikiride, dati kasi nakikiride on lang ako sa... Hindi solo talaga, kumbaga. ...commission and sa Filipino nurses okay. group. Kukunti lang yung nabibigyan ng chance na magkaroon ng... Ah, yung slot limited. Oo, 5 lang, ganun lang. Isa dami natin, di ba? More than 20,000 tayo. So sabi ko, kukunti yung natutulungan natin. So yun, naglakas loob ako at sabi, okay, sabi nila. Ang galing naman. Total, at nandito naman yung mga... yung contact number mo... sabihin ko sa ating supervisor about sa proposal mo, sabi niya. So, tatawagan ka namin. So, nung natapos na ako, di bumalik na ako, hindi pa ako nakakapasok sa MTR, tinatawagan na ako. Ay, at sinasabing magkakaroon daw kami ng meeting with the supervisor about sa proposal ko. So, the next Sunday, nagkaroon kami ng meeting din. The other Sunday, nag-start na yung, yung... Kasi ilang buwan yun, sis, di ba? Ilang buwan yun na may schedule for, for mammogram. July. Eh, ang mahal ng mammogram. Oo. Maraming ang nag-ano sa akin na sabi nila, paano yun na-avail? 1,000
nagdoktora dyan ba? O 1-5? Nag-ano ako noon, nagtry ako since mga 2000, matagal na, years ago pa, 1,400. So mahal. Ayan, thank you so much. Hindi ko siya ibobother masyado kasi marami siyang duties muna. Duty muna yung ating founder and president ng Social Justice and for Migrant Workers, Ms. Marites Palma. Saan ka nga, sis, sa Pilipinas? Isabela! Yay! Ilocana! Proud Ilocana! Ayan, isang nakaka-proud na leader. Guys, ang grupo na Social Justice for Migrant Workers ay meron ng 20,000 plus members, di ba? 22,000. 22 and counting. Ayan. Private group. And remember, yes, it's a private group. At may page po siya, mga kaibigan. May page po siya. Sis, ano yung page mo? Na Social Justice for Migrant Workers Original. Then, para in preparation naman yan para sa ating live broadcast. Kasi, yes, yes. Marami po kasi nagtatanong about sa cancer cases ngayon na tumataas yung ano yung bilang. So, naging pag-collaborate ako kay Dokman nyo na kung pwede niyang i-explain sa atin yeah. kung bakit nagkakaroon ng importante yun, sis. Cancer cases. And so, sis, can you introduce yourself, please? Para naman sa ating ako po si Divina Apostol. Ako po yung auditor ng group. Yes. So, nananawagan po kami sa mga kapwa OFW, mga private organization dito sa Hong Kong, mga residents, kung sino man yung may busilak na puso, na humihingi po kami ng tulong para sa ating mga kababayan na nasa quarantine ngayon. Diba, alam naman ninyo na pagpunta nila dito sa Hong Kong is kailangan nilang ma-quarantine ng 21 days. Ay, grabe guys. Kung makikita niyo ang tulong ng grupo na to, my God. Alam niyo naman po yung gaano kahirap yung buhay sa Pilipinas ngayon. Yes. Kaya nga pinipili na umalis ng bansa kasi nga ganyan ang sitwasyon. So, hindi ko man po na-experience yung ma-quarantine. Pero, is yung ano ba nila, yung mga pangangailangan po nila. Sa amin po sila humihingi. So, kaya humihingi po tayo ng apila sa mga nakakaluwag sa pera o kaya anumang bagay po. Thank you, sis. Na sana mababahigihan. Ayan, sa mga nakikinig po. Ayan, sis. Paano ba ako? Kailangan makasali ako. Hindi ko makita. Dapat sa atin. Sis, sandali. Tawagin natin. Stop! Dito ka. Kuhanan mo daw. Ang ating, diyan ka muna. Ang ating treasurer. Hindi yan, ilalive ko, i-video ko to sa FB, sa YouTube to. Ayan. Ako naman, pasali sa kanila, sis. Sino maghahawak? Sis, kakahawak ka. Ayan, ayan. Sige, ayan. Sige. Ganito lang. Sige. Dapat kasi kapag nag-YouTube gabi, wala pagkabi na higa ko kasi siya. Balik na, pagkabi. Hindi, ganun lang. O yan, ganun lang. O, na ba, mga beauties. Yes. Ayan. Share ko na lang. Yeah, thank you. Thank you very much. Ayan po, ito yung community service na ginagawa. Isa lang po yan sa community service. Actually, ang pinaka ano nila, yung ayuda talaga. Grabe. Sis, thank you very much. Thank you, thank you. Okay, salamat po. Bye-bye.